Bakit yun ang pinaka-importante sa lahat? Mamandar na maayos, pwede. Ano pa? Koleksyon. Koleksyon. Kasi yun yung komunikasyon. Diba meron tayong tatlo? Tatlong dapat mag-communicate dyan. Ano yung tatlo na yun? Ha? Ano yung tatlo? So meron tayong, halimbawa dito, mas nakikita natin ito. Meron tayong crankshaft sa gitna. Diba ito? Diretso doon hanggang sa dulo. Yung camshaft natin, yun yung nagpapagalaw doon sa arms. At yung injection pump. Okay. Siya yung nagdi-deliver ng rudo. Yung crankshaft natin, siya yung nagpapaiwag, nagpapagalaw ng mga pistons. At baba. Yan. So yung tatlo na yan, yan yung nagko-communicate. Pag mali ang komunikasyon ng tatlo, sigurado apektado ang performance ng makina. Okay? Iba pa yung tanong ko kanina na kapag barado yung air cleaner, halimbawa ito, barado to, may air cleaner, barado yan, maapektuhan yung pasok ng hangin. So, hihina rin yung makina. Ngayon, kapag lahat, meron tayong air cleaner, meron tayong timing, ayan, meron tayong, ano yan, yung mga balbula na dun sa pagbubukas, lahat nun, pag mali yung adjustment, may nasira sa kanila, apektado lagi yung handar ng makina. So, yun yung ginagawa natin, chinutunap natin. So, dun sa tune-up, kasama dun yung linis ng air cleaner, linis ng spark plugs, contact points, kasama lahat yun. Dito naman, ito naman kasi hindi na natin binubuksan during tune-up. Filter na lang. Meron tayong filter dito at meron tayong strainer dito. So, gitna, ito wala na strainer, pinanggal na. Okay. Yan, linis lang yun. Okay. And then, check up din tayo sa timing belt. Kasi ito, natatanggal yung cover, pwede. Yun, timing chain yan. So, hindi na kailangan i-check. Kasi, hindi naman, na, pag binuksan mo yan, maraming trabaho. Dito kasi, timing belt tayo. Para ba sa nagbabarato, ano bang duminan dito, sir? Sa air cleaner. Pag hinihigop niyang hangin. Ano yung itsura ng dumi, sir? Yung may, merong mga black-black dito, or ano ba? Ano ito, ba, kasama rin yan, yung mga black-black. Kasi yun na yung sinasala niya, mapasok. Pero doon sa air cleaner, pag nabaraan yun, so parang ilong mo, pagka may sipon ka... Nasa, saan yung air banta dito, sir? Hindi, wala. Nasa labas. Ah, sorry, sir. Sa labas. Ah, okay, sir. Hindi natin buksan. Meron siyang ekstrang tubo rito. Ah, okay, sir. Then meron siyang box, may air cleaner doon. Ah, po. So yun, it's either pinapalitan or nilininisan. Anong klaseng linisan? Tubig lang talaga? Hindi. Ay, ano po ba klaseng linisan? Kasi dati, pinapahanginan. Ah, po. Ngayon, doon sa standard ng environment, bawal nang magpahangin. Oh, sir. Palit. Pagka, halimbawa, every 10,000 magpapalit ka. Ngayon, nag-change oil, 5,000 pa lang, chinek mo na. So, hindi mo na kailangan pahanginan yun, pagpag mo lang, para mahulog yung dumi. Okay. And then, balik. Okay, sir. Pag pinahanginan mo yun, yung maliliit na particles niyan na hindi natin nakikita, yun yung nakukuha natin. So, binawal yun. Bawal nang magpahangin. Pag time na, halimbawa, 10,000 kilometers, palitin na yun, papalitan na yun. Yes, sir. Wala nang rason dun para hindi palitan kasi inabot na yung ano. Pero marami pa rin nagpapahangin. Oh, pero bawal na yun. Bawal na magpahangin. Baka nagtitipid, sir, yun. Yan. So, ang check-in natin dito sa timing belt dito sa part na to, pagka pud-pud na, yan. Ito kasi palitin na to eh. Yung ginagamit, hindi naman siya na napapahirapan, so pwede pa natin gamitin. And then, pag tingin mo dito sa loob, dito, sa mga ngipin niya, pag may mga cracks na, palit na yan. Okay? Ayan. So, mayroon tayong sinusunod na mga timing marks dito sa pagtatanggal at pagkakabit. So, pag tinanggal, kailangan naka-timing. Hindi pwedeng hindi siya naka-timing. Okay? Pag ikakabit, susundin natin yung timing. Oras kasi na tinanggal mo, hindi siya naka-timing, mahihirapan ka sa pagbabalik. Hindi mo makikita kung nasaan yung posisyon, nasaan yung ating piston.
dito sir yung nakita ko dun sa mekaniko. Ayan. Sa no? Nyata tapos kinek-check, kinapakapa lang tapos. Nakapain niya, pwede mo katignan to. Oh, kaya lang, ito lang ang magagalaw mo. Pwede mo siyang i-adjust pero hindi mo pwedeng gamitan ng filler gauge. Yes, sir. Tinansya-tansya niya ata yun, sir? Wala. So, ito lang. Ano mo, yung iba, paano yung nandito? Yan, hanggang doon. So, hindi natin ma-adjust. Hindi accurate, sir. So, kailangan tanggalin. Yun yung standard natin. Tatanggalin yan. Okay? Every time na magpapalit tayo ng timing belt, palit din ng tensioner. Dalawa yan, sir, di ba? Oo, dalawang timing belt. Dalawa. Maliit, saka itong malaki. Yung maliit, tinanggal na natin kasi naputol. Kaya pag umaandar to, medyo mapalag. Ayun o, yung maliit naputol yan. Buti nga hindi siya kumapit dito sa ngipin. Pag kumapit sa ngipin, sigurado, sira yung makina. Hindi ikot sa rito. Mapuputol din or tatalon yung timing natin, masisira. Ayan. Okay. So pagpa-practicean din natin ito mamaya. So ano na, balik na tayo dun sa standard na ginagawa natin. Ngayon, ito, tinanggal yung injection pump. Di ba may injection pump na dito? Doctor niya, tinanggal. Ito, hindi natin magkakamit. Ito, pwede tayong mag-adjust ng balikiran dito. Kasi hindi naman matatanggal ko eh. Ito kasi, hindi na siya iikot. Hindi gagalaw yung camshaft natin. Wala siyang injection pump. Tanggal. Sisira lang. So, ito muna ang gagawin natin dalawa. Kamaya, tanggal ito. Okay, so dito naman, yung sa ating tune-up. Pag, sa tune-up, hindi lang bulb clearancing, hindi lang adjustment ng clearance dito. Hindi lang adjustment dito. Kasama yung linis ng spark plug kung kailangan papalitan. Diba may adjustment tayo sa spark plug? Yes, sir. Kung kailangan i-adjust. Kasi pag habang tumatagal, lumalaki din yung gap. Kasi mapupudpud yung contact na yun. Pati yung ating contact point, napupudpud yun. Kino-corrosion yun. So kailangan linisan. Every time na tune up, nilinisan yun. Ito timing ulit natin. Para bumalik siya dun sa dito. Kasama na rin yung adjustment ng ating bulbs. Kasama na rin doon yung change oil. Yun ang package ng tune-up. Change oil, linis ng air cleaner, lahat ng mga belts, kailangan i-check kung kailangan i-adjust, mag-a-adjust. Yun ang tune-up. Okay? So ito, merong ano to? Ito yung tinatawag natin clutch pan. Meron siyang liquid dito para mahigpit. Ito, ano, mahigpit siyang kaitutin. Pag wala na yung, ano, yung, yung liquid na yon, dire-diretso na to, freewheeling na siya. So, hindi na niya kayang palamigin yung ating tubig sa rito. Ayan. Okay. So, may mga indications tayo kung may merong sira sa makina. Ano yung mga indications natin? Yung mga napapansin natin yung indikasyon o yung mga sintomas na mayroong problema sa makina natin. Mausok. Ingay. Galing. Halimbawa, walang ingay. Wala kang marinig na ingay. Doon sa ating dashboard o sa panel board natin, mayroong mga signals doon. Ano-ano yung mga signals na yun? Yes, temperature gauge. Temperature gauge. Ano pa? Langis. Yung takore. Yung takore doon. Pag umilaw yon, ay ibig sabihin nun, it's either kulang ka ng langis sa makina or hindi gumagana yung ito, yung gauge, sensor natin. Ito sensor. High pressure na langis ang dumadaan dito. Pag may pressure yon, patay yung ilaw. Hindi siya sisindi. Pag walang pressure, iilaw siya. Pag wala na rin langis, walang dumadaan na langis, iilaw yun. So, yun yung indikasyon na may problema. So,
So kailangan nating mag-check. Everything na lumalabas doon na signals, yun yung mga sinyalis na sa'yo. Diba, ikaw yung driver. Yun yung mga signals na may problema. So yung iba kasi, pag hindi nila natanggal yun, tinatanggal yung bumbilya. So hindi na iilaw. Ngayon, pag wala na yun, pararamdaman mo na bakit pangit na yung undergaranda na yung makina. Parang ang gaspang na ng ikot. So pag check up mo, wala na palang langis. Meron din tayong temperature gauge dito, ito sa ilalim. Yan. Ito yung sending unit natin ng temperature. Yan. So gagalaw yon, temperature natin, meron tayong edge. Diba? Yung edge is ano, red na. Pag dumating na doon, overheat na yung makina. So pag lumampas siya ng kalahati, doon sa gauge natin, pag lampas ng kalahati, signal na yon na nagsisimula ng mag-overheat yung makina. Yes, sir. So overheating, napakadami ding reasons kung bakit nag-overheat ang makina. Example, tagas yung ating radiator, walang tubig, naubusan ng tubig. Iinit yung makina natin, lalampas siya dun sa 100 degrees kasi nga wala ng cooling system. Tapos na kahit maganda yung ikot nito, kahit maganda yung pump mo, kung wala na siyang ipapump, mag-overheat. Yan. Ang bawa sa umilaw nga po yung dun sa sinasabi niyong takor eh. Ano yung first step para maayos yun, sir? Para hindi na umilaw? Check up ka ng langis. Langis, sir. Dito, sir. Yung ano, di ba meron tayong dipstick dito? Tinanggal ko kasi naputol. Oh, sir, ito. Ah, sir. So, pagtanggal mo dito, meron tayong eksaktong clearance. Ayan, dito at saka doon. Yes, ito yung low, dito yung high. Yes, ito sobra laman. Dami. Yes, yan dapat nandito ka lang. Yun yung standard niya, sir. Oo. Paano kung masyadong low, dun umiilaw? Oo, pag masyado ng mababa, iilaw na yon. Okay. So pag tignan mo, kung masyadong mababa, walang laman, dadagdag ka. Pag umiilaw pa rin, ibig sabihin yung ating switch, ito, or yung electrical system niya, may problema. Ano mo ulit yan, sir, yung liquid na yan, sir? Yung engine oil natin. Ah, okay. Engine oil. Ito naman sa tubig. Gulan. Ayan. So, siya na yung naglulubricate doon sa... Sa makina, ibang klase ng langis, ibang klase sa transmission, ibang klase sa differential. Sa differential, mas malapot. Doon sa transmission, hindi masyado malapot. Dito, hindi rin siya malapot. Wala malapdaw. Okay, sir. Kung tapos ko na yan, sir, dito naman po tayo, sir. Yes. Paano po yan, sir? I-adjust. Tanggalin mo yung, ano, yung, halimbawa, ito. Ito, halimbawa, ito yung wire niya. Ito yung wire. Ah, sir. Ang checking yan, yung pag nakasuksok yan kasi, ground switch yan eh. Ah, sir. Pag nag-ground yan, parang rheostat yan. Na habang tumatagal yung ground, tumataas yung gauge. Pero doon ilaw lang. Ngayon, tanggalin mo lang yung connection, i-ground mo siya sa body. Ground mo sa body, pag umilaw doon, pag tanggal mo, patay, tusok, ilaw. Ibig sabihin, okay yung system. Ito ang problema mo. Ngayon, pag nakasuksok, iilaw yan, pagka on lang ang makina. Kailangan umandar. Pag hindi na matay, may problema ka dito. Kung tama ang label ng langis. Walang langis, siyempre, magdadagdag ka. Babakasin ba yan? Or, for example, naubusan ka ng langis. Ano ba yung mga reasons kung bakit naubusan ng langis? May mga tagas. Tagas. Yes. Halimbawa, oil seal. Palit ka muna ng oil seal. Then, lagay ng bagong langis. And then, check ka ulit ng ilaw. Kung wala na, ibig sabihin, okay na. Yan. So, maraming mga sintomas, maraming problema yung nakikita natin dito. Iba-iba yung ano, yung trabaho nila, yung reasons kung bakit nagkaroon ng problema. So ang kailangan lang natin gawin is to ano, kilalanin mo siya. Alamin mo kung saan siya nakalagay, kailan siya gumagana, anong nagpapagana sa kanya. Bakit siya gumagana, ganyan. Kasi lahat yan, lahat ng piyesa natin dito,
tulong-tulong yan para umandar ng maayos yung makina natin. Kung nagkaroon ng problema ang isa, ibig sabihin affected yung andar ng makina. So ganun ka importante, alinaw. Dito kasi, isa lang, para isipin natin, tignan natin yung makina na ito, lumang-luma. Diba? Old model na. Pero pag kondisyon yung makina mo, maganda pa rin ang hatak. Yung fuel consumption naman, yung lakas ng gasolina, yung takaw ng gasolina natin, magbabase pa rin yan. Halimbawa, ito carburetor. Magbabase pa rin dito sa sa galaw ng accelerator mo. Pag in-accelerate mo yan, magbibigay ng gasolina. Ngayon, pag halimbawa, meron kang problema dun sa system ng air cleaner sa pasok ng hangin, affected yung dami. Yung dami ng gasolina ang binibigay niya, kailangan match dun sa dami ng hangin na pumapasok. Pag nagkamali yung yung mixture na yon, hihina yung hatak ng makina mo. Siyempre, babanatan mo ng babanatan. Magbibigay siya ng magbibigay ng gasolina. So, yun na yung time na magiging fuel consumption siya. Hindi ka contento dun sa takbo. Mas mararamdaman pag nag-gasolina. Halimbawa, 500 ngayon. After 50 kilometers, another 500 ulit yung ilalagay mo. Saan na siya ang makonsume? Yan. Mamaya, paantarin na natin itong dalawa mamaya. Susundin natin ulit kung ating procedures para magawa natin